guys, good morning. Today we have a big surprise para kay Bunso. Kasi nung quarantine, binenta ko yung namin ni Kuya, yung Honda Civic RS niya. Kasi luma na, medyo may 3 years na kasi pag 3 to 5 years yung sakyan sa amin, dinidispose na namin. Ayaw na namin na sakit ulo after. Kaya ganon. So ngayon, napag-desisyonan namin ng daddy ko, ako, tapos si Kuya na regaluan na ng advance si Bunso ng sakyan niya. Wow! Which is nakapili na tayo and nakapag-usap-usap na kami nung Sabado na may tatawagan na lang. Tapos papadeliver mo na lang, no? Papadeliver na lang natin dito sa bahay. Kasi nakakatamad naman magbiyahe ng Baguio. Okay. Kaya yun, it's a surprise, hindi niya pa alam and it's a... hindi namin ipaprank. Talagang ano. Kasi dati, nasa India siya nung binenta namin. Eh, sobrang lungkot niya nung lalaman niya na binenta na namin. Kasi ngayon, ayaw na namin sakit ng ulo. Kaya yun. Tignan natin mamaya nung reaction niya. Tapos, so this is the start of my vlog. Guys, now papakita ko po sa inyo itsura ng San Juan. Dati sobrang, alam nyo yun, sobrang daming tao dito lagi. Yung tipong punong-puno siya. Tapos ngayon, parang zombie apocalypse. Nonsense! Bullshit! So guys, dito pa magsisimula ang beauty ng San Juan La Union, which is we called Urbis Tondo. Ano siya? May checkpoint pa, pero useless naman. Wala naman sa tinatanong dito. Nonsense. Siyempre, bantay pa rin, you know? Okay. Saktong road trip. Para mafia. Nonsense! Ano na sinasabi ko? Parang natanga. Ito siya guys. Ito, magsisimula yung major shit. Yan. Wow, dami sakyan ha. Saan punta? Tapon basura? Ito guys, dito nagsisimula from Mang Elius. Diretso na tayo. Okay, ako sa inyo. Siyempre, di tayo pupunta sa beach ngayon. Siyempre, trabaho muna ang mauna. For sure, guys. Iba. Ito na yung pinaka. Ito yung highlight dito ng San Juan. Yan. Dito magsisimula. Yan. Sa San Juan Coast Call. Yan. Yan, guys. Tapos itong Sea Bay. Talaga yung binibisitahan. Yan, o. Yan. Ito siya guys, dire-diretso lang. Pakita ko sa inyo. Ito naman yung kahuna. Dito magsisimula yan. Kahuna yan lahat. Maganda, sarap kumain dito. Ayan o, kahuna. Ito naman, Aplaya, Nonsense, Beach Bum. Ito siya. For sure, yung iba sa inyo familiar guys. Ito El Navi, masarap yung coffee nila dito. Yeah, dire-diretso lang. Yung low-key na party house namin dito sa San Juan La Union, itong Flotsam, Jetsam. Ito. Yan si Flotsam. Yan yung pangmasa na pang-party. Ito dito. Ito siya. Pababa. Yun. Tapos, yung pinaka-the best na hangout place ngayon dito sa La Union is Cabsat La Union. Dito siya guys, papasok. Yan. Dyan, papasok kayo dyan. Tapos Cabsat na yun guys. Yun yung pinaka-best and chill na pwede. Ang sarap. Sarap mag-chill doon, promise. Sobrang enjoy. Ang ganda ng view. May mga bed. Parang nasa ibang bansa ka. Bed sa sand. Lalo pag umuulan, grabe. Sarap ng view. Lovely, mate! Woo! Guys, rumors say it na yung nasa tuktok ng bundok is bahay daw ni Vice. Ganda. As yun yung nakikita niya doon. Ayun o, sa tuktok. Wait lang, pakita ko sa inyo. Yun o, sa tuktok. Yun daw yung bahay ni Vice. Ganda. Kasi Tagalaw yun din daw si Vice, yung mother niya yata. Kaya nagpagawa siya. Ayun o. Yun yung bahay ni Ma'am Vice. Ganda. Yan, dito siya nakatira. Pero if iisipin mo ha, kung nandun siya nakatira, tapos dito sa side na to is beach view na. Yan o.
Masarap naman mabuhay doon. Sana all vice, kasing yaman mo. Tapos may private road pa siya dito. Wait lang, pakita ko sa inyo. Private yung daanan niya. Siyempre, bigatin si Vice eh. Ayun yun, sa likod, naiwan na. And guys. Tapos itong area na to, kung sino man yung pupunta, guys, walang signal ang Globe dito. Walang signal, halos lahat ng kliyente na nakausap ko dito nawawala yung signal nila dahil sa nonsense na signal tower ng Globe. Globe naman, maglagay naman na kayo dito. Nonsense, laki-laga na kinikita niyo sa amin mga ano, ordinary people. Nonsense. So ito naman guys, ang tinatawag na rin Bacnotan La Union. Ito siya guys. Ito lang masarap dito yung 7-Eleven. Yan guys, itong way na to papunta na ng Bacnotan, ito nang papuntang Luna, La Union. Itong way na to dire-diretso papuntang Balawan, La Union. Yan guys. So it's just 7:30 a.m. in the morning and look at the view. The people, sobrang busy na nila. Alam nyo guys, sa totoo lang, sobrang saya mamuhay dito sa probinsya. I swear, sobrang enjoy. Alam nyo bakit? Kasi fresh air, tas ang babait at magagalang yung tao. Ako guys, sa buong existence ko dito, napaaway lang siguro ako 2 times. 2 times lang, nakainom pa ako sa bar fight. Sobrang solid yung away na yun. Napabayad pa ako ng 50 mil na wala sa oras kasi ako lang yung nakuha sa CCTV footage na nakikipag-away. Alam nyo naman, di ba, pag bar fights, yung mga kasama ko nun, wala namang kaya, hindi naman makabigay-bigay, naka-enjoy lang sila ng libreng sunto-sunto. Yun, napabayad ako wala sa oras. Yun guys, pero bata pa ako nun, parang tanga-tanga pa yung isip ko nun, nasa 21 na yata ako nun. Ay, yun yung hindi ko makalimutan kong fight, sobrang solid. Kita ko, lumilipad yung mga bote ng Red Horse, Bacardi. Tapos sabi ko, wala na, GG. Tapos buti na lang, meron ako siyang tropa noon. Sabi, uy, Namjot, buka na. Bumaba na ako guys, tapos may humabol pa sa akin. Gusto makipagsundukan. Binugbog ko ulit, hanggang sa sinundo na kami ng polis. Yun. Hindi naman nakakatuwa pero it's just memorable na. Tapos naging okay naman na kami nung nakaaway ko after nun. It's just, it took time, some time. So ito guys yung view. Nonsense na pinag-usapan natin yung view. Lovely. Yan yung probinsya namin guys. Proud na proud ako sa La Union. Sobrang ganda oh. Tignan yung sky. Lovely. This place is like heaven. Heaven. Ang ganda nito guys, sobrang ganda ng place na to. Kaya nga, nung nasa Amerika ako, nasa Canada ako, sabi ko, there's no place like the Philippines. Pwede mong gawin lahat. Ang enjoy, beach view, ang ganda ng weather, perfect lang sa ano ng body mo, temperature ng body mo. Kasi pag nandun ka sa ano, Amerika or kaya Canada, grabe guys, lalo na pag winter nila. Woo! Inana, mamamatay ka talaga, parang ano. You have to wear your jacket. There goes the jacket. You have to wear your gloves. There goes the gloves. You have to wear some boots. There goes the boots. Oh my God, man. This is too much. The weather is so... Bawal magmura dito sa YouTube. Bye! Anong bye, nonsense? Buti pa si Bunso, no? Mas maunahan niya yung Mustang ko. Hindi, pero actually, guys... Sinospoil talaga namin si Bunso kasi only girl lang namin sa family. Actually, 2 girls. Yung isa sa anak ng tita ko na babae. Pero parang pantay lang yung touring namin sa kanila. But still, alam niyo yun. Mga girls sa bahay namin sobrang spoiled. Kasi sila-sila lang naman yung babae. Tapos all boys na kaming lahat. Kaya yun. Tsaka naawa din ako sa kapatid kong babae. Kasi wala siyang sakya na panggamit ngayon. Nandun lang sa bahay. Pag gusto niya pumunta sa derma, dentist, ganun, wala siyang magamit. Kaya pag-usap-usapan namin nila dad tsaka kuya na bilan na lang namin siya ng sakyan. So mamaya, since nung Saturday pa kami nagdi-deal, buti malakas si kuya ko sa Ford. Kasi halos lahat ng sakyan naman namin Ford. So parang
kilala na kaming customer, tapos tumawag si Kuya na yung bago nilang sakyan. Ford din guys yung bibili natin. Yung bagong labas nila na sakyan, yun yung bibili natin. So mamaya mapakita ko sa inyo yung bagong sasakyan na regalo natin kay Bunso. Tapos pinadeliver na lang natin sa kanya para hindi halatang may pinuntan kami. Kasi makakalata yun pag alam niyang lumabas kami ng bahay, lumayo, pumunta ng Baguio. Yan guys. Ano kayang reaction niya? Baka mamedet mo lang no cold. Okay, thank you sa regalo. Okay. Yun yung masaklap, parang wala lang yung ginawa mo. Yun yung masaklap, parang wala lang yung ginawa mo. Yung surprise mo na. You've spent a lot of money, tapos yung reaction niya lang. Okay, okay. Okay. Nonsense, diba? Dito na si Kuya sa sakin. Ano kayang reaction ni Bunso mamaya? Maganda siguro, iyak. Iyak yan tingin mo. Feeling ko hindi. Feeling ko baka dead ba lang. Okay. 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 Okay, thank you pa. Ganun lang sabihin niya. Mayabang yun minsan. Makakatikim din sa akin mamaya ng choke. Choke ko siya mamaya. Ayan guys. Babae kasi kaya sobrang... Lalo kay dad. Grabe, sobrang spoiled ng babae ngayon kay dad. One single... Ah, baba! Shit. Ayan, bubugbugin na kami. Mga tortuga, anong nagnagawa mo dyan sa kapat na mo, ha? Bahay dyan, hoy! Lalaki ka para na ano, ha? Bakit mo inaaway dyan? Nonsense! Isa siya naman nagsisimula yung mga away. Siya yung nagsasabi, tignan mo reaction ni Papa. Tapos pag pinapagalitan na kami, tatabi na siya, guys. Sinasabi ko naman pa, anong mo siya? Siya na sabi, acting daw kami sa harap ko. Tapos ito naman si Papa ko. Oto. But we still love you, baby girl. Baka next year or 2 years, may kasal na siya. Kaya ito na siguro yung magagawa namin best for her. Just to keep her happy. Hindi natin alam. Pag kinasal na siya, anong klase yung buhay na makakamit niya, makakarap niya, diba? Pag sa babae, ganun naman kasi, diba? Iniiwan yung family. So, yes. That's it. We love her so much. Guys, pantagdagan. Basa tayo ng comment ng tayo. Lods, ano po yung flavor ng wiwi nyo? Ube flavor, pare. Gusto mo ube flavor? Nonsense. Hindi yan totoo. Palaging nga mabango eh. Saka araw-araw naliligo ang Bombay. Ma'am, thank you ha. Thank you so much. Pero hindi yan! Hindi Bombay para na ayong umot. Paulit-ulit na akong sabi. Hindi yan kami, hindi na Bombay. Ano ba yan? Araw-araw na lang ganyan para nasira ulo. Haha, natawa ako. Ingat ka. Yan yung video ko na ano. Naingit kasi sabi niya sa akin. Pero naman ng daddy flex na flex. I never flex. What I have is God's blessing. My family's hard work. So kung ano man meron ako, thankful ako kay God and sa family ko. Wala akong pakialam sa mga sinasabi nila dito na ganyan. Mga hater lang yan. Siguro private, so kuya di magpapakita eh, mag-artist. Actually, yung kuya ko kasi guys, hate na hate niya yung social media kasi ayaw niya talaga guys. May Facebook siya, pero joint sila ng ano, fiancé niya. Ayaw niya talaga sa social media. Ganun lang talaga si kuya. Ayun. By Janice Nino, ang pogi, pautang naman. By Melody Dejonte, ang inang, hanggang dito pa naman, utang pa yung gusto niya. Nonsense. Grabe naman kayo sa kanya. Jonathan Potal Jackson. Amen. It's okay. What they do is okay. Wait lang. Sorry guys, I had to move my car kanina kasi may papasok daw na ano. Customer siya. I don't give a fuck. Mr. Nobody, ask ko lang paano nyo po alagaan tato nyo. Nagtataka kasi ako yung iba nag-fade, hindi naman ginagalaw. As lang po sana mapansin nyo. Guys, kasi depende naman kung paano yung pag-alaga mo sa tato rin naman. Hindi yung parang dugyo-dugyot. Yung nag-fade kasi guys, baka naman kasi murang tato lang yun. Pangit na ink yung ginamit, diba? May mga ganong artist din naman. Pero yung artist ko guys, tignan nyo hanggang ngayon, malinaw pa rin yung tato ko. Sorry, may sun. Uy, ba't? Oh, parang glowing.
the dark. Sorry guys, medyo may team na kakabike. Wala guys, hindi ko maano, ayusin ko na sa bahay mamay kasi naka-against the sun ako. Yun guys, puro ano naman, positive comments naman tayo ngayon. Walang ano. Ito, sensible question. Ano may recommend mo na Indian food na gusto ng Pinoy? Ako guys, for the Filipino na kababayan natin, na masasabi ko lang, try nyo yung buttered chicken, biryani. I mean, for sure, most of you guys have tasted na yung biryani. Indian style chicken, the best. Try nyo rin yung bakra. Bakra means kambing, pero sa tawag na sa amin yun yung bakra. Luto na mutton, kambing guys, ang sarap, lovely. The best guys, for me ah, the best. Totoo ba guys, pag sinasabi ko yung nonsense, tapos parang hindi na daw mawala-wala sa ano, ear nyo minsan, yung parang nakatatak na pag mapapanood nyo ako, nonsense, in-expect nyo na sa akin yung sabihin ko na yung nonsense, ganun ba yung gusto nyo? Kasi guys, ako minsan nakakalimutan ko yung mga ganyan bagay eh. Tapos, I was just, ano, tripping around na masasabi ako ng kung ano ng words. Tapos biglang tumatak sa isip niya yung nonsense. So parang I was like, oh damn, I've did something good in the community. Pero guys, pag sa exam, huwag niyong gagamitin yung word na yun pag gagawa kayo ng paragraph. Kasi nonsense, mabibigla yung teacher niyo na ano yan, copycat na sa doon sa Indian. Siyempre, pa-cool din yung teacher niyo doon sa Bombay. Pag yung teacher guys, nagsabi ng Bombay, siya na yung pinakatabad na teacher, real talk. Dapat yung teacher alam nila yung mga ganyang bagay, dapat tinuturo din nila yan. Eh kung Bombay ka naman, di Bombay ka? Tingnan mo, ganun teacher dati, ganun yung sinabi sa akin. Eh kung Bombay ka naman, di Bombay ka? Sabi ko sa isip ko, huwag ko nang sagutin to, pero sobrang bobo ng teacher na to. Walang edute. Yung teacher kasi na yun guys, na-expel din after, parang tinanggal din kasi sobrang tanga, ang yabang. Hindi siya marunong magturo ng mga estudyante. Kala mo naman kasi, pa-cool, pa-cool masyado. Lalaki guys, siya pa yung kikigla sa mga estudyante. Ngayon, kiglain mo ako sir. Magkita tayo sa labas sir. Pagbibigyan kita, eh pong kamauna to. Ay nako. Ewan ko, tinanggal yata yung license ng pagiging teacher niya eh. Ngayon, sir, kahit saan mo gusto, papatikimin kita ng malaimpaktong lyrics di sa Matyong Quantum. Loony na yun, guys. Loony na yun. Mahilig din ako sa flip tab. Okay, guys. Nonsense na mga pinag-usap. Nonsense! Guys, isang bagay na lang ang kulang. Papagawa na tayo ng manager's check dun sa bangko. Tapos after nun, sisenda natin ng picture yung Fort Baguio kung paano yung ano settlement, kasi papa-verify nila kung legit. Tapos afternoon, i-deliver na nila yung sakyan sa baba. Tapos bibigyan na natin yung check sa atin yung sakyan. So ganun yung process na mangyayari. And then damn bro, excited na ako for Tunso. Kasi ako guys, may sasakyan naman na kami ni kuya ko. So hindi ko naman na kailangan. Hinihintay ko lang yung Mustang. Papa, if you're gonna watch my vlog, order mo na yung Mustang. Sabihin mo na, kung meron yung bago, bigyan nyo na agad. Make him talk, man. Okay pa? Excited na ako para sa Mustang. Ang tagal lang i-release ng Ford, pero Ford, sponsor naman dyan, oh. Halos lahat na sakyan namin sa bahay, Ford na yun. Afford kasi namin, kaya oh my God, sobra na, ano. Ford, affordable yung mga sakyan nyo. Diba? Punchline! Ford. Affordable cars. Affordable SUVs. Affordable sports cars. Oh my God, man. Nonsense! Pero guys, legit, sobrang in love na kami sa Ford. Enjoy. Smooth ng ride. Talaga, real talk. Tapos ito yung first na diesel na sakyan namin, yung Ford Raptor. And nagusto naman namin yung experience ng diesel, pero usually makagas talaga kami. Yung tipong hindi maingay yung engine, parang tractor. Itong engine ng Raptor maganda naman, by turbo 2.0. Hindi siya maingay. Yan lang guys. Wala na akong masabi. Kasi yung nasa isip ko, gusto ko na mag-TikTok.
yung pinost ko na video, yung masakit bats, yung papabato ko sa buong family ko. Tapos nakita nila yung sister ko. Guys, yung sister ko, may fiancé na siya and she might get married next year na. So, respeto lang guys. Yun lang yung gusto ko from you guys. I'm expecting more respect from you guys. And stop na yung mga sinasabi na pwede manligaw and all that shit, you know. Hindi nakakatuwa. I mean, siguro, sa culture po namin kasi madumitig din yung ganong bagay. And sana po respeto na lang and... yes, she's happy with her life and let her live. I hate what you guys think and say. Meron yung mga nakakasakit. Pwede ko naman patulan pero... and marami rin magagandang compliment to my sister. Wow, she's beautiful. Ang pangit niya kaya guys, hindi siya beautiful. Hindi talaga siya beautiful. Hindi. Ako lang yung pogi. Sila yung... si kuya ko pangit, si bunso pangit. Si papa ko handsome, mama ko maganda. Kami tatlo lang yung may tsura. Tapos sila dalawang papangit nila. Guys, wala. Pangit talaga sila. Itong mga taong to, hindi ko alam kung may ano ba yung mata nila. Sinasabi nila, ang ganda ng sister mo. Kuya mo reveal. Guys, maps lang kayo. Trust me. Dito na lang kayo sa akin. Kapal ko naman, ang kapal ng pagmumukha ko. Oh well, ganun talaga, ganun, pakialam nyo. Diba? Pakialam nyo. Proud ako, confident ako sa sarili ko. Pag nasa harap ako ng camera, pero pag nakita na ng tao, oh my God. Ano ba? Ha! Nonsense! Pansin nyo, pag nagagalit ako yung butas ng ilong ko, nagiging maplot. Nonsense! Nonsense na yan sinasabi niya sa akin! Parang bubuga ng turbo. A few inches later. Kapatid, thank you sa lunch. Bakit ka natatakot sa camera? Makikita nila yung pangit mo na mukha. Takot po siya sa camera eh. Nagsusumbong na siya kay mama. Thank you. Wag mo ako kaya eh. Wag mo na ako sabi ko kaya. Bastos ka na babae ah. Ano kao naman? Nonsense ka na masyado. Vlogging kayo, vlogging! Guys, as for now, si Kuya na pumunta ng bangko para kunin yung manager's check. Tapos hintayin natin yung unit pag meron na. First, marami pa tayo sisend muna sa kanila yung picture ng manager's check para ma-verify nila kung legit. So, after nun, may gift na siya! Wala pa siyang idea right now, so let's go! Let's make this popping! Nonsense, wala na akong magawa, ML muna ako, bye! So guys, nag-text na yung bangko na lumabas niya yung amounts. So the car is being... oh my God. Sobra na akong masaya para sa kanya, pero hindi ko alam kung magiging thankful pa siya. It's a gift for her. We don't expect nothing in return. I really love my sister. My daddy loves my sister. My brother loves my sister. My mother loves my sister. It's how it is. We're yung family namin is more on we're one family and hindi kami yung tipong, you know, cheap and shit. No, we enjoy what we have and hindi mo alam kung bukas may bukas pa ba. Alam mo yun, yung tipong we have no idea kung anong plan ni God for us for tomorrow. So why not just enjoy life and if kaya nyo naman, di gawin nyo, di ba? Okay. Kami, ganito lang yung enjoyment namin. Okay? Okay. So mamaya, papakita ko po sa inyo yung surprise natin sa akin. Pagtitripan ko muna si Bunso. Pagtripan natin si Bunso muna. Hi, baby. Ito yung cousin sister ko, si Muscani sa IG. And siya yung tag-edit natin ng mga videos. Uy, may sasabihin ako sa'yo. Bibili tayo ng sakyan para kainin siya. Uy, nice. Surprise. Papunta na siya. Yung sasakyan, pina-deliver na natin. May panggala-gala na kayo, mga mal-mal nyo, pang derma-derma, mga dugyot nyong muka para maayos na. It's a prank! Hindi, joke. Seryoso yun, seryoso. Ito po pala yung lolo ko. Love you, lolo. Malapit na yung crew ng Ford and nandun si Bunso sa kwarto niya. So, pupunta na siya ba? Titignan ko muna yung unit. Siyempre ako muna mag-i-enjoy bago siya. Tapos katatapos lang namin ayusin yung mga sakya na kalat-kalat. Tapos hintay na lang para dito na lang natin ipapark yung bago. Nag-guys, nandito na. Nisha! Lika, may bibigay kami sa'yo. Bilisan mo!
I-blindfold mo. Grabe naman to. Ito guys, naka-blindfold siya. Basta madandaan lang. Ano ba kasi yan? Lika nga! Kami nang bahala lika dito. Nonsense! Nonsense! Tignan natin kung nonsense pa masasabi mo. Dalihan mo. Lika. Lika. Ayan yung car guys. Ma? Wala si mama. Lika. You can remove your blindfold na. Yan, gift namin sa'yo. Yan, gift namin sa'yo. Oh, thank you. Kuya, amasya. Ano, okay ba? Ito yung sakyan, guys. Thank you, kuya, sa pag-deliver. Yes, sir. Welcome po. Thank you. So, guys. Regalo sa kanya. Happy ka? Happy! Guys, pinapasok na siya sa loob. Damn! Parang improvement sa loob. Not bad. I mean, okay, it's not for this, right? Hintay na lang natin yung Mustang natin. Guys, pag may bagong billing sa sakin, may inano kaming coconut for blessings. Ah, si baby boy. Hello! Where is daddy na doctor? Badanya, bro! Congrats! Signing of documents na guys, the end is ours! Happy, happy! That's her car, I mean. She's happy. Oy, masaya ka ba? Super! Happy ka? But overacting, nonsense! Guys, ginawa natin yung top of the line ng territory. Ito yung tsura niya. Saya mo ah! Of course! Saan kayo pupunta yan? Ay! Ito guys, bumili din siya ng ninja bike niya kahapon. Ayan, 650 yung bago. Blessings and blessings and blessings. Thank you, Lord. Ayun, may rider na tayo. So siya guys, top of the line, titanium. Excited na ako. I mean, sobrang saya ako for her, you know? Oh guys, so may cover na siya. Pati material na rin. Tapos ang magandang feature dito, yung wireless charging. Yun lang ang kinapal namin dito. Okay. Ano masasabi niyo sa gulong niya? Maglapad at makapit yan. Makapit? Car guide? Guys, that's it for our vlog. We made her happy and yes, every day is a blessing. So please follow me on Instagram, Mr. Nobody Duty. Follow me on TikTok, Mr. Nobody Duty. And subscribe po kayo dito sa YouTube channel ko. Thank you so much.